Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo'y magkwentuhan. Devin Booker, posible nga bang malipat sa Minnesota Timberwolves? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page na Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos at updates. Salamat po mga kaibigan, let's go! Naganap na mga kaibigan ang NBA Draft Lottery at mapupunta sa Minnesota Timberwolves ang number 1 pick. Ito ang pangatlong pagkakataon na muling makuha ng Minnesota Timberwolves ang number 1 pick sa loob lamang ng 7 taon. Una nilang nakuha si Andrew Wiggins at sumunod naman ay si Karl Anthony Towns. Ngunit kahit ganito pa man, hindi nila magawa na maging tunay na playoff team sa West. Nakapag-playoffs naman sila sa isang taon ni Jimmy Butler sa Minnesota. Ngunit matapos itong umalis, bumalik na naman ang team na ito sa pagiging talunan. Kaya naman napakahalaga ng kanilang number 1 pick ngayon dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang team. Dahil lang Minnesota ay may dalawang star player na si D'Angelo Russell na isang score first guard at si Karl Anthony Towns na isang all-around center, ang kinakailangan nila ngayon ay isang point guard na playmaker o kaya naman isang wing player. Ngunit ang tatlong inaabangan na player ngayon ay si LaMelo Ball na isang 6'7 all-around point guard ngunit may questionable jump shot tulad ng kanyang kapatid na si Lonzo Ball. Sunod naman ay si Anthony Edwards na katulad ni D'Angelo Russell, isang guard na mahilig gumawa ng puntos. Pwede nating mahihalin tulad ng kanyang laro kay Donovan Mitchell. At panghuli ay si James Wiseman na isang center. At kung pagbabasehan natin ang kanyang laro, pwede natin itong ihalin tulad kay DeAndre Jordan. So base sa mga playing style ng tatlong prospect na ito, mukhang malabo talaga na magkaroon ng magandang fit ng mga player na ito kay D'Angelo Russell at Karl Anthony Towns. Si LaMelo Ball pwede maging playmaker, ngunit malamang ayaw na ng Minnesota na sumugal dahil madami pang ang katanungan sa laro ni LaMelo Ball tulad na lamang ng kanyang jump shot. Kaya naman dahil dito, madami ang usap-usapan na posible daw i-trade ng Minnesota ang kanilang number 1 pick sa isang tunay na star sa NBA. At palaging nasasama sa usapan ay ang Phoenix Suns superstar na si Devin Booker. Dahil matalik na magkaibigan sila ni Anthony Towns at D-Russ. At bukod nga sa magkaibigan sila, napag-usapan na din nila noon ang posibilidad na magkampi sa isang NBA team. Simula high school pa lamang ay magkakakilala na sila at hindi na nga mga kaibigan bago sa NBA ang mag-recruit ng kanilang kaibigan. Kaya naman malaki talaga ang tsansa na mangyari ito. Ngunit bago pa man ito mangyari, madami pang gagawin ng Minnesota. Dahil kakapirma lang ni Devin Booker ng 158 million 5-year deal sa Phoenix Suns at napakaganda ng nilalaro niya sa NBA bubble. Kaya naman sigurado mga kaibigan na hindi papayag ang Phoenix Suns na isang number 1 pick lang ang kanilang makukuha kapalit ang kanilang superstar. Malamang lima o higit pa na player ang kailangan upang pumayag ang Phoenix Suns na pakawalan si Devin Booker. Ngunit sa ngayon mga kaibigan, usap-usapan pa lang naman ito at isa lamang ito sa mga options na pwedeng gawin ng Minnesota sa kanilang number 1 pick. So ayun nga po mga kaibigan ang ating latest NBA update ngayon. Sa tingin nyo ba kung sakaling matuloy ito, magiging delikadong team ba sa West ang Minnesota? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.